Ito pala nato sa 91 pieces. Yung itlog na pina-incubate niya sa atin. Yan. Yan ang buhay. Isa-shoutout ko muna si Sir Rogelio Masamok. Good evening, Ratotski. For this vlog na Pagkatotski is kuan ano tayo magkakandol tayo kasi meron pong nagtatanong sa akin. So timing na timing. Ito pong suki ko na matagal na 2 years na kaming suki dito si Sir ILB. So magaling to siyang mag-breeding sa kanila. So yung mga breeding niya dito sa amin, yun napakagaling niya. So, kunti lang yung walang similya sa kanyang mga mga itlog. So, ipapakita ko sa inyo at para naman meron kayong guide kung bakit ba ito yung gusto kong mapapakita sa inyo kasi ito si Sir ILB napaka-meticuloso talaga sa itlog, sa kanyang mga breeding, sa kanyang materialist or sa kanyang mga papalahi. So, ganun. At meron naman tayong nagtatanong sa atin. So, ginawa ko na lang to ng content para naman sa lahat ng manonood natin at yung nakasubaybay sa ating vlog. So, sa ating mga video. Ito po si Sir Rogelio Masamok at nagtatanong po siya sa atin kasi gusto niya malaman kung ilan bang ratio dapat sa Gallimax 21 at sa 7 Kinds. So, based on my experience, Sir Rogelio, ano po sa akin eh, sa akin lang, yung Gallimax 21 ko is, katulad ng una kong vlog yung mayroong 700 views, yung gamit ang kuan is 1 kilo sa kuan, kaning 7 kinds, kuan lang, kalahati lang ang kuan, Gallimax 21. So, iba-iba kasi ang kuan based on my experience lang. So, ito po si Sir ILB. Kasi malayo to si Sir ILB. So, December 2 po siya naglunod sa akin yung pinahatch niya dito. So, yung pina-incubate niya sa akin. So, December 2. Ngayon na is December 17. So, na meron 15 days na. So, hindi ko to ginalaw yung kuan niya, yung itlog niya. So, titingnan natin kasi kunti naman ang sulod ng ating incubator, yung laman ng ating incubator. So, hindi ko na kinandol kasi kung pag maamoy mo yung incubator pag may mabaho, so kakandulin mo talaga 'yan. So, dito sa sitwasyon na to, hindi ako nagkandol. So, pinayaan ko lang kasi wala naman, medyo mingaw kasi maagi sa medyo mahal yung feeds, so, konti lang yung nagbreed ng manok panabong. So, dito lang sa atin is manok panabong at saka yung Rhode Island. So, meron tayong Rhode Island dito. Ito po yun, meron po tayong Rhode Island. So, meron na akong madumi na. So, dito sa titingnan natin yung Sir ILB kasi ito po yung gusto nating malaman yung itlog niya. So, hali kayo. Ayan. Nandito na. Ayan. Sa 15 days na ito. So, yung itlog niya is napakalinis talaga. So, talaga meticuloso talaga to si Sir ILB. So, ganun. So, hindi ko napapangalanan yung name niya para naman sa kanya. So, ito po yun, titingnan natin. So, nag-usap na kami nito ni Sir noon pa sa kanya paano siya mag-breed. So, ititips ko na lang sa inyo para ito po yung itlog na to. So, mayroon po kayong malalaman sa kanya para sad sa makaramihan nating mga viewers dyan. So, alit. So, i-off naman natin yung lights. Pwede po kayo mag-candle kahit umaga. Basta merong lilim lang yung
mayroon doon sa kwarto or sa kuan, pwede kayo magkandol ng itlog kung hindi naka-UBC sa umaga. Pero dito sa akin, gabi talaga ako magkandol kasi pa-close na yung store ko. So, ganun talaga ako pag kuan. So, makita nyo sa aking mga vlogs, sa aking mga video, gabi talaga yung nagkandol ako or nagkandling. So, nagkandling ako ng itlog. So, titingnan na natin yung itlog ni Sir ILB. So, ito pala na to sa 91 pieces. Yung itlog na dina-incubate niya sa atin dito sa akin. So, titingnan natin yung mga itlog niya. At gaano ba kalaki pag 15 days na? Ayan. Paki-off yung kwando. Ayan. Medyo malaki na talaga yung sisiyo na sa loob. Oh. Ayan, oh. Ayan. Buhay talaga yung mga similya sa kanya. Ayan, oh. Meron pong isa. So, ito po, pwede na itong lutuin. So, pino ito. So, mananghid sa tani, sir. So, I ask permission sa senator, sir, kung ibibigay ba sa atin to para makain sa mga natin, yung mga carpenter. So, yung mga meron po ako pinagawa doon sa kabilang bahay namin. So, yan. Ayan. Isa pa lang yun, ha. Napakalinis talaga yung mga kuan niya. Oh, ayan, oh. So, nag-develop talaga, oh. Buhay talaga, oh. Yun, oh. Makikita mo yan, oh. Oh, yan. Yan ang buhay na sisiyo sa loob. Malapit na tong matransfer sa ating hatchery. Meron pong isa. So, ito po. Ito po, yun na, ipatay na po to. Ayan. So, ayan. Napaisa. So, konti lang talaga yung mga kuha niya. Walang similya. So, napakagaling to si sir. So, nag-uusap kami noon. Yung bago siya mag-breed talaga, yung inain niya, hindi, i-fasting niya, hindi niya pakakainin ng 3 araw. So, meron pa pong isa. So, patay din to. Hindi niya pakakainin ng 3 araw yung inain bago niya isa lang. So, ang gamit pala ni sir, katulad din sa akin, Galimax 21. At meron siyang breeder aid. So, sa kanya, meron to. O, ayan. Ayan, napaka... Tingnan mo do. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, mayroon pang isa. So, talagang magaling talaga yung breeder aid. Kung mag-breed kayo ng mga manok or mga anong kahit Rhode Island, gamitan nyo ng breeder aid. Hindi po ako nag-introduce ng product dito kasi wala po tayong sponsor. Pero pagdating ng ataw, kung meron po tayong sponsor, talagang natin yan, i-grab. So, based on my experience at experience ni Sir, meron pang isa. Sir, ILV, so, breeder aid talaga yung gamit nila at sa akin. Malayo pa to. So, meron, ito lahat yung ano, ayan. Itong titignan natin, nasa siyam lang yung walang similya sa kanya. Sa out of 91, siyam lang. So, ang sa kanya naman, sabi ni Sir ILB, kasi nagtatanong na ako before nito sa kanya, ang ginamit niya talaga is Galimax 21, 5 kilo at 1 kilo lang ng 7 kinds. So, ganyan siya mag-breed. So, napakagaling po si Sir ILB. So, dapat kasi pag mag-breed tayo, mitikuloso talaga tayo sa itlog. Yung proper na kuhan, dapat yung mangitlog, yung inain, yung una, pangalawa, at pangatlo, dapat hindi yan, kukunin sa, hindi yan ipa-appeal sa pagpa-incubate, so hindi yan sasali. Kailangan doon is, pwede naman yung, lungagon, so,
nilagang itlog, pili yan. Kasi wala, di pa yan sa kanya sa brood cup. Ayan, ibabalik sa muna natin to. Ayan, oh. So, yung check natin yung temperature. So, nata, nandito tayo sa 36 na ngayon. Pero 37 talaga yung proper na. Hindi la, ito itong aking kuhan is manual to. Hindi to digital. So, hindi to yun accurate. Ang sa naging, nag-refer ng aking incubator. So, siya yung may alam talaga. Hindi na ako kasi malaki yung motor ko. Pag may ilan naman yung masira yung yung temperature niya. So, bumaba yan. Pero pag tumaas yan, ayun, sunog talaga yung mga itlog na yan kung kwan. Para yan, mo-explode pag musaka. So, mo-overheat. Ganon. So, yung tubig na to, kahapon lang to. So, bukas naman ang ubaga, papalitan ko to para sa, maganda talaga yung pag-incubate nito. So, i-off natin to. Ayan. Lock talaga dito. Up and down. Ayan. Ayan, natapos na tayo sa ating pagkakanling ng itlog ni Sir ILB. So, sa mga kwan, sa mga gustong mag-breed talaga ng manok, dapat po meticuloso talaga kayo sa pag-breeding. So, kailangan po doon yung malinis na itlog at proper na pagkain ng mga materialis natin, yung brood cock at yung brood hen. So, dapat po nga, hindi nyo painitan yung itlog. Dapat po meron po yung taong umalalay sa inyo para magkuha ng itlog. Kasi tayo naman is busy. So, meron po tayong iba't ibang trabaho. Kung sino yung nandun sa farm at yung sino yung maasahan natin, dapat po siya ay talagang masipag talaga magkuha ng itlog. So, mag-collect ng itlog, ganun talaga. So, sa ganong paraan, marami tayong ipapalahi. Kung tamad yung ating farm boy, yan. So, sayang yung mga itlog natin. So, magpa-incubate kayo, nagbabayad kayo ng kuan, yun yung excitement nyo. Hindi, nagbabayad kayo ng tama, tapos yung excitement nyo, mapuputo lang. Sayang naman yun, yung time pa at yung manin. So, involved yan sa pag-breeding ng manok. So, dapat talaga, tamang pakain. Galimax 21, kung pwede lang, sabi ni Sir ILB, 5 kilos at saka 1 kilo lang ang 7 kinds sa kanya. Pero sa akin, inirevives ko yun eh. Pwede naman yung gayahin nyo ka Sir ILB kasi nakikita natin yun sa sa kanyang mga kwan ngayon sa kanyang breeding. So iba't iba talaga yung mga method talaga ng pagbe-breed. Depende na lang kung saan kayo comfortable at saan kayo na merong experience doon na lang kayo mag-stick. Ganun talaga yung pagbe-breed. So dapat lang maganda talaga yung mga palahi natin para hindi sayang yung manok na ilalaban natin pagdating ng araw. So ganun lang po. So, bago ako mag-end pala, isa-shoutout ko muna si Sir Rogelio Masamok. Sir, thank you kayo. So, hindi po ako kaya mag-reply sa inyo sa comment section kasi hindi pa po ako monetize. So, pagdating ng araw, kung sino yung magtatanong sa atin, mag-reply talaga ako. Para, kasi kayon kasi, pag mag-reply ako, babawasan yung WH ko, yung watch hour ko. Sayang naman yung pinapaguran ko. So, pagdating ng araw po, kung sino yung ating mga viewers dyan, mag-reply talaga po. So, ginawan ko lang to ng content para naman maliwanagan ng maayos dito. Kasi si Sir Rogelio, gusto niya talaga yung malalaman para marami siyang mapapisa. So, ganun lang. So, if you like my content for this day, Makatotski, so, please like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Happy Sunday. You're my sweetest
addiction, you're my strongest thing.